airline websites or airline social media naghahangad na makatravel ngayong 2024, pero traveling or about pagta-travel, kumurang travel guys. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And by the way guys, my name is Josh Aragon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe here sa aking YouTube channel. So without further ado guys, start natin tong video. So ayun mga be, kung makikita niyo sa title ng video na to, makikita ninyo at magbibigay ako sa inyo guys ng how to book a cheap flights this 2024. Magbibigay ako ng tips and tricks kung paano kayo makakabook ng mga murang flights na hinahanap ninyo or kung gusto niyo mag-travel pero on a budget, guys, this video is for you. So guys, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips para aware kayo, no? Para alam niyo at may idea kayo kung paano ba mag-book ng flights or mag-book ng mga airline tickets na mura at hindi mawawasak. Maano yung inyong mga wallet. Basta alam niyo na yon kung ano yon, okay? Alam ko, guys, na marami sa inyong naghahanap or naghahangad na makatravel ngayong 2024 pero on a budget. Guys, kaya ano pang hinihintay ninyo, panoorin nyo tong video na to kasi bibigyan ko yun ng tips and tricks. Gaya na sabi ko kanina, bibigyan ko yun ng tips and tricks para makatipid guys sa pagbubok ng mga flight tickets. Okay? Kaya start na natin. And also guys, bago kumpisahan itong video na to guys, disclaimer lang, this video is not sponsored by any airlines or third party sites na nandito sa Philippines or anyone international or what. Basta hindi po ito sponsored. At based ito guys sa aking personal experience at ayun yung lagi kong ginagawa sa inyo at pinibigyan ko yun ng tip kasi subscriber ko kayo, kaya viewer ko kayo, diba? Kaya ano pa yun ito, mag-subscribe na kayo. Start tayo for tip number 1. So ang ating tip number 1 guys is make sure to follow all the airlines here in the Philippines. So if Pinoy kayo or foreigner man, you guys must follow all the airline websites or airline social media accounts. Like for example, here in the Philippines, we have 4 major airlines. We have Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia, and Royal Air Philippines. Ayun guys, i-follow nyo sila sa kanilang Facebook page, Instagram, basta kung ano man mga social media nila. Kasi yung mga airlines na yun guys, nagbibigay sila ng updates or naglalagay sila ng mga hints. Like for example, kagaya nito, ipakita ko dito. Pakita ko dyan. Yung sa Cebu Pacific, meron silang hint na ganyan. So magkakaroon kayo ng idea na magkakaroon sila ng seat sale or any anong piece of fare o man yan. Okay? So yun ang gagawin nyo guys. Make sure to follow all the websites or all the social media accounts ng mga airlines dito sa Philippines. Additional tip lang din yun sa inyo guys sa ating tip number 1. Make sure din guys na magkaroon kayo ng mga accounts sa kanilang mga websites. Like for example, for Philippine Airlines, meron silang Mabuhay Miles. For Cebu Pacific naman, meron naman silang tinatawag na parang Go Rewards or what something, basta ganun. Lalag-in lang kayo doon sa kanilang mga accounts. Gagawa kayo ng accounts para na din i-email nila kayo pag once na meron mga upcoming seat sales. Like for example, yung piece of fare ngayon ng Cebu Pacific or yung nakaraang Cebu Pacific, kung ma-upload ko man to ng real time, pero nagkaroon ng piece of fare si Cebu Pacific nung June, okay? Bibigyan ko kayo guys ng sample video dito. Ilalagay ko na lang dito guys yung sample video kung paano kayo makakapag-book ng ticket. So ayun, magpo-proceed tayo sa website ng Cebu Pacific. Ayan. Book lang natin yan. Ayan, wait lang. Ayan. So ayan, proceed tayo. Bigyan natin ng, kunyari example is Boracay. Ayan. Travel dates nila, marami sila dyan. Like for example, ito oh. Yan, November 4, 2024 hanggang 8. Tingnan natin ha, 1 adult. Yan. Ayan, makikita nyo dyan guys na 864 pesos yung 1 way. Tingnan natin, okay? Siyempre, titingnan natin doon lang tayo sa promo fare. Tapos yung pabalik naman, 879. Diba, bongga? Bongga't ang mura. So yun guys, yung mga ganun, automatic naman yan, walang kailangan na promo code. At titignan nyo rin yung bawat post ng mga airlines kung meron silang mga promo codes na kailangan. Pero in this part guys, Cebu Pacific wala na.
Ilalagay nyo lang doon kung ano yung mga intended travel dates ninyo. Basta pasok doon sa travel dates na in-offer nila or in-announce nila. Okay? Like for example, ito Manila Katiklan. Katiklan, Manila. Ang total is nasa 1,700 pesos lang siya, 'di ba? Bongga na 'yun with 7 kilos hand carry. Super duper good deal na siya, guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang tip ko, guys, make sure to follow all the social media accounts of the airlines here in the Philippines. And my second tip, guys, tip number 2, guys, kung wala namang seat sale at meron kayong plan na mag-travel in the future, guys, ang may advice ko sa inyo, guys, is mag-book kayo ng flight 3 to 6 months or year before your flight. Kung ano yung gusto nyong flight. Kasi guys, mas matagal kayong nag-book, mas mura. Pero kung mas malapit dun sa travel date ninyo, mas mahal ang ticket. Kaya, ang binibigay ko sa inyo na tip, guys, mag-book kayo ng 3 to 6 months before your intended travel dates. Okay? So, next naman, guys, is tip number 3. At ito yung lagi kong ginagawa every time na medyo namamahalan ako or medyo pricey yung prices ng flight tickets sa mga direct websites ng mga airlines here in the Philippines. Ang ginagawa ko, guys, is nagbubook ako through third-party apps. At ang aking trusted na pinagbubukan ng mga gandun, mga flight tickets, is dalawa lang. Ang trusted ko, guys, is Agoda, number 1. And then, next is Traveloka. Bigyan ko kayo ng sample, guys, na video. Ilalagay ko na lang dito kung paano ako nagbubook ng flight. Papakita ko sa inyo yung video, okay? So, ayan, nandito na tayo sa website ng Agoda. Click nyo yung flights. Lagay natin Manila to Malay, which is yung Katiklan, okay? So, for 1 week, kunyari, pupunta ako ng July 22. Which is less than 3 months na siya. Tingnan natin, guys, ha. Lagyan lang natin ng 1 adult. At ito yung price, guys. For as low as 1,584, yun na yung pinakamura. Meron sila dito kasi dito sa Agoda, guys, nakikita nyo kung ano yung mga mas mura hanggang sa mas mamahal. Basta lahat ng airlines nandito na rin. Okay, which is ito. 1,584 book. At guys, ang maganda dito, guys, kung ano yung nakita nyo yung price, kasama na yung mga taxes and fees. Okay? Pwede na rin kayo mag-add ng baggage dyan or what. Ilagay nyo yung mga contact details. And after nyan, mabibigyan na kayo ng tawag dito, confirmation. Okay? So, yun, tapos tayo sa Agoda, guys. Next naman natin, which is yung lagi kong ginagamit din, every time na nagbubook ako or naghahanap ako ng murang tickets, is yung Traveloka. Okay? Ano natin? Try natin siya, guys. Basta ilalagay ko dito yung video kung paano ako nagbubo. So, ayan. Nandito na tayo sa website ng Traveloka. So, click nyo lang yung flights. Yan. Like, for example, dito, going to Manila to Katiklan. Yan. One way lang din. Pero, pwede din naman kayo mag-round trip, guys. Nasa sa inyo yun kung ano yung ano. So, makikita nyo dyan sa departure date or sa mga date, makikita nyo kung saan nyo may pinakamura. Okay? Kung ano yung naka-green, guys, yun yung pinakamura. Try natin itong August 4. Okay? Which is yung nakita natin. Dito naman sa August 4, guys, makikita nyo pa rin dyan yung mga airlines. Mag-a-up dyan kung anong airlines na pinakamura. Which is ito, meron. Philippine Airlines, 1228 lang, 0.92. Diba? Sobrang mura, guys. Kasama na yung taxes and fees niyan. Nasa sa inyo na lang yan kung mag-a-add kayo ng baggage, which is dito rin naman sa website. Makikita nyo. Right after nyan, pag once na ano nyo na, makaka-receive kayo ng email. Next, guys, is tip number 4. Ang ating tip number 4 is hindi ko pa siya na-experience, pero yun yung sinadjust sa akin ng mga friends ko na naka-experience na nun. Which is, nagbubook sila ng connecting flight than direct flights. Yes, you heard it right, guys. Ang sabi nila, medyo nakakapagod siya kasi nga mag-transit ka ng mag-transfer ka ng plane or flight from kunyari, like for example, in Siargao, merong Manila to Cebu, Cebu to Siargao. Ganon. Dalawang plane yung sasakyan mo. Minsan may mga layovers pa na 4 hours, 2 hours layover. Pero yun yung pinakamura. Kung gusto mong makagano na experience, kung hindi ka naman nagmamadali, kung marami kang time, wala naman kayong itinerary na sinusundan, pwede nyo i-off yung connecting flights than direct flights. Which is, okay lang naman kung gusto mong mag-explore. Ako gusto kong ma-explore, I think,
mararanasan ko siya this year, I think. Basta yun, hindi ko muna sasabihin, guys. Basta yun yung plano ko, ma-experience siya. Okay? Kaya na pinahintay nyo, guys, yun, pag mag-book kayo ng connecting flight, pwede na naman sa direct website. At saka dun sa mga sinabi ko kanina na third-party sites, which is yung Agoda and Traveloka. Meron naman silang ino-offer dun or merong option na pinapakita na lahat ng mga airlines. Okay? And lastly, guys, eto talaga, grabe yung magic nito, which is yung the magic of Google Flights. Google Flights, kung makikita nyo, ilalagay nyo lang, guys, sa website or sa browser ninyo, Google Flights, and then lalabas na yun. Papakitaan ko kayo na sample, okay? Ganto. Yan. Lagay nyo lang Google Flights, then punta dyan. Ayan. Sa Google Flights, guys, makita nyo dyan kung round trip, ilang pasahero, kung anong type ng anong sasakyan ninyo, tapos kung saan pupunta, and then kung ano yung departure and then return ninyo. Sample tayo ng Manila to Katiklan. Ulit. Lagay tayo dito na makikita nyo rin dyan kung saan yung may pinaka-cheapest, which is yun yung kukunin ninyo kung di naman kayo nagmamadali. Which is itong July 31. Check natin, ha? Yan. Loading lang. And then dyan, guys, makikita nyo na dyan lahat ng airlines. Meron dyan yung best departing flights na sinasabi from low to mid-range prices tsaka sa pinakamahal. Makikita nyo dyan, okay? So yan, kaya nito, diba, makikita nyo na agad kung ano yung mga flights na meron. Okay? So yan, magkakaroon na kayo ng option dyan, guys. Yan. Magkakaroon kayo ng option dyan kung saan nyo mabubuk itong mga ticket na to. Okay? May mga kibi.com, trip.com, traveloka, or what. Nasa sa inyo na yun kung paano kayo magano. Kasi bibigyan kayo ng Google Flights ng best option kung saan nyo siya pwedeng i-book, which is kung ano yung mga mura. And also, guys, tip ko lang din sa inyo, additional dito sa Google Flights, magtingin kayo kung gusto nyo mag-travel, magtingin kayo ng Wednesday ng madaling araw sa Google Flights, which is soon. Na-try ko na siya. Nag-book ako noon before going to Katiklan. Sobrang mura. Nakakuha at ako ng 2,000 pesos round trip lang. Yun ang lalagay ko. Basta tip yun, guys, sa Wednesday ng madaling araw kayo mag-book or mag-check sa Google Flights. Kung gusto nyo impulsive decisions or what. So, ayun lang, guys, yung mga tips and tricks na pwede kong i-offer sa inyo pag magbubok kayo ng mga flight tickets going somewhere or going saan, okay? Basta yun lang, guys, ang advice ko lang sa inyo na, guys, mag-ipon tayo at mag-travel. Yun lang naman ang may advice ko sa inyo. Kahit maghanap kayo ng murat, hindi mawawasak ang ating mga wallet or hindi malalagasan ang ating wallet. Kasi, guys, importante ang budget travel kung gusto nating magtipid, okay? Kung gusto may paraan, kung ayaw, may maraming dahilan. Yun yung sabi nila, di ba? So, yun, guys, kung meron pa kayo mga suggestions about traveling or about pagta-travel, kumurang travel, guys, make sure to comment down below. Kasi, guys, gagawa natin ng video or i-reply natin kung saan man mga kung pwede kong ma-replyan kayo. Kung meron kayo mga questions, i-comment nyo lang sa baba kasi willing akong sagutin nyo lahat basta in terms of traveling. Okay? So, yun lang, guys. Thank you so much for watching my video. If hindi ka pa na-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Okay? Para updated ka sa laging upload dito sa aking YouTube, no? Kaya ano pa hinihintay nyo, guys? Thank you so much for watching. Bye!